bakit ka makukulong sa salang vote buying o vote selling. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-notorious na bansa sa vote buying at vote selling tuwing eleksyon. Sa 118 mga bansa na nagkakaroon ng eleksyon, 160 dito ay nagbabawal ng practice na ito kasama na ang Pilipinas. Sinabi ni President Duterte na ang pagbibili o pagbebenta ng boto sa Pilipinas ay integral part of the country's election dahil sa kahirapan ng buhay. Sinabi rin ni Salvador Panelo na hanggat merong may hirap, hindi mawawala ang vote buying o vote selling kasi kailangan nila ng pera. Ang vote buying o pagbibili ng boto at vote selling o pagbebenta ng boto ay ipinagbabawal sa Omnibus Election Code Article 22 ng bansa. Ayon sa OEC Section 261, ang mga nasasaad ay ang mga guilty sa batas na ito at mapaparusahan. Una, ang sinumang magbigay, mag-alok, o magpromesa ng pera o kahit na anong mihalaga, magbigay o mang-alok ng trabaho, prangkesa o grants, pangpubliko o pangpribado, direkta o di-direkta, para gumastos o gastusan ang kahit na sino, asosasyon, korporasyon o isang komunidad, para mapilitan o sapilitang bumoto o hindi bumoto ang botante sa isang kandidato sa halalan. Pangalawa, pakikipagsabwatan para suhulan ang botante, dalawa o mas maraming tao, kandidato man o hindi, na nagkasundo ayon sa nasasaad sa batas at magpasyang gawin ito. Pangatlo, mga taong nagsusugal para sa resulta ng eleksyon or mga taong nagsusugal sa outcome ng eleksyon. Pangapat, pamimilit sa mga nasasakupan kahit na sinong public official, opisyal ng gobyerno o pribado man, o sino mang administrador ng isang organisasyong relihiyon o pananampalataya, o employer o may-ari ng lupa na nag-iimpluensya directly or indirectly ng kanyang nasasakupan, miyembro ng kanilang simbahan, katulong sa bahay, nangungupahan, mga kawaninang sakahan, na mangampanya, tumulong para sa isang kandidato o laban sa nasabing kandidato o ang kandidato mismo para mahalal ang ibang kandidato. Panglima, sino mang opisyal, pampubliko o komersyal, industrial, agricultural, economic o social enterprise o public or private corporation o asosasyon o sino mang pinuno o administrator ng isang religious organization na nananakot o patalsikin, parusahan o takutin na babawasan ang sahod o i-demote ng ranggo, transfer, isuspinde, hiwalayin, i-excommunicate, alisin o bigyan ng kahirapan sa pagtatrabaho o sa kanyang membership kung hindi siya susunod na mangampanya, bumoto o di bumoto sa isang kandidato o seleksyon ng mga kandidato or block voting. Pang-anim, pagbabanta, pananakot, intimidation, terorismo, paggamit ng iba pang pamimilit sa tao o mga election officials habang sila ay nasa duty. Pang-pito, pag-appoint ng mga bagong empleyado, mga bagong posisyon, promotions o pagbibigay ng karagdagang sahod o bago mag-eleksyon. Pang-walo, paggamit ng mga sasakyang gobyerno sa lupa, pangdagat o panghimpapawid sa panahon ng eleksyon. Paggamit ng mga special police agents at paggamit ng uniforme at pagdala ng sandata, paggamit ng kapulisan, strike force, reaction forces bilang mga bodyguards o security guards ng kandidato, pag-release, paggamit ng public funds. Pangsiyam, ang sinumang botante may pinag-aralan man o walang kapansanan na magbigay ng pahintulot na ibang tao ang magsagawa ng pagboboto para sa kanya. Ayon sa Section 264, ang sino mang mapapatunayang nagbalga o lumabang sa mga nasabing offenses ay parurusa ang mabilanggo ng isang taon o hindi aabot sa 6 na taon
at ito ay walang probation. Ang lumabag ay nasisintensyahan ng kaparusahang disqualification, umawak ng posisyon sa gobyerno at hindi ito makakaboto. Kung siya ay isang banyaga, siya ay madideport pagkatapos niyang makulong sa bansa. Ang sinumang political party na guilty sa code na ito ay pagmumultahin ng 10,000 piso pataas pagkatapos maparusahan ng kriminal ang mga kapartido nila. Sinabi ng isang political scientist na si Harold Gosnell na democracy in the Philippines is relatively young. It is still a work in progress and will always be a work in progress. For democracy to flourish, it requires a people who have confidence in themselves, in their leaders, and in the democratic processes, and who have the means for operating democratic institutions. Included in the tools that make democracy work are literacy, a willingness to abide by the rules of the game, and a rapid means of communication and transportation. Ganyang ipinahiwatig na kapag ibinenta ng botante ang kanilang boto, ang ibig sabihin nito ay kanilang isinusurrender na ang kanilang kapangyarihan sa mga corrupt, incompetent at mga mandarambong na kandidato. Ang pagbebenta raw ng boto ay siyang pagpapatuloy ng kahirapan, krimen, katiwalian, pandaraya, kasinungalingan, pag-aalipusta, pagnanakaw at pagkawala ng integridad ng isang bansa.